install naman muna natin yung ating DHCP server. So add roles tayo. So DHCP muna tayo. Click natin yan. Next. Next. So meron tayong IP address natin. Meron tayong 192.168.0.2. So next natin. So ito ay dapat maging number 2 kasi yun yung DNS server natin. So validate natin. Pag nag-check yan, try natin gawing 1. Tignan natin kung mangyayari. Validate. Ayaw. Okay, kasi yun yung kinukuha niya. Ang tagal bago mangyari. Pag mali yung IP address, normally nangyayari dyan guys. Matagal. May parang, ayan o. The DNS server at the specified IP address is not responding. Okay, so dapat 2 kasi yun yung physical na IP address mo. Okay, next natin. Next natin. So pwede ka mag-add dito ng ating scope. Paano yun? For example, pag naglagay ka ng scope, anong IP address magsisimula yung ginawa natin? So tandaan nyo, ang lagay natin IP address kanina sa client is 03. Diba? So gawin natin na hindi siya kasama rito. Okay, so scope lang. Scope 1. Starting IP address ko 192.168.0.10. Ang end ko is 192.168.0.20. So, ayan lang yung nilagay kong IP address. So, okay natin. So, meron tayo dapat dito. Mamaya, pag ginawa natin dynamic yung ating client, makukuha siya ng IP address from 10 hanggang 20. Hindi siya pwedeng magkaroon ng IP address na 192.168.0.9 at 21. Okay? So, next natin. Enable the CP7 version 6. So, hindi. Disable natin yan kasi IPv4 ang gamit natin. So, disable. So, use natin yung current credentials natin. So, ito na yung summary ng ating settings. Okay? Yung server natin is 02. Ang scope natin is from 10 to 20. Okay? So, ang wired device natin is this duration niya will be 8 days. Ibig sabihin, in 8 days, ayun yung IP address na gagamitin niya. So next, install natin. Okay. So ito na ngayon, natapos natin installation. Close natin. Okay. So, natapos na natin yung settings. Pero bago mag-equip yung DHCP server natin, kailangan natin gawin na log off. Lagi pag nag-settings kayo, lagi mag-log off. Para mag-take effect yung ginawa namin setup. Lahat, sir? Lahat. Lagi. Kung hindi mag-restart yung PC nyo ng kusa, mag-log off ka once tayo na ginawa ka. So, admin 1, 2, 3 natin ulit. Okay. So, na-effect na. Gawa na yan. Nag-log off tayo. Try natin ngayon alisin yung IP address ng ating client. Okay. Proceed tayo sa ating client. Open network natin, no? Puna tayo sa add sa ating change adapter. Okay, right click natin, properties. So, kailangan natin gamitin yung administrator, admin 1, 2, 3. Hindi yung TV, sir. Sini administrator, admin 1, 2, 3, ay yung sa server natin. So, okay natin. Hindi na yung TV. Pwede TV din, sir. Yung DMTV. Hindi na. Hindi, kasi client na lang siya. So, ito na yung gagamitin natin. So, proceed tayo dito, IPv4, properties. May IP address pa tayo. Gawin natin, alisin na natin yan. Obtain natin DNS. Okay natin, then close. Wait lang tayo ng konti kasi magko-connect pa yan. Okay. So, pag nagawa natin yan, dito tayo ulit. Then, CMD. IP config. Ang nakuha natin IP address is 192.168.0.10. Okay. So, yun yung ginawa natin kanina dun sa IP range natin. So, 10. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng IP address ngayon sa client natin ay si server na. Hindi na router. Okay. So, sana malinaw yung part na yun. Okay.